Noong November 2023, sa Indonesia, isang lalaking nakabili ng isang bahay at lupa ang naisipang i-renovate ang property na kanyang nabili. Subalit habang isinasagawa ang renovation, isang nakakagimbal na bagay ang kanyang natuklasan na magbibigay linaw sa nangyari sa nakaraang 2 taong nakalipas sa dating may-ari ng bahay at lupa. Ang dating may-ari ng bahay at lupa ay isang 30 years old na lalaki na nagngangalang Supriyo na tahimik nang naninirahan sa ibang lugar. May kinalaman kaya si Supriyo patungkol sa nakitang kakaibang bagay sa loob ng bahay? Ano nga bang natuklasan ng bagong may-ari ng bahay? Ano ang lihim na nangyari sa loob ng bahay na yon sa nakaraang 2 taon? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ang itinatago ni Supriyo sa kanyang dating bahay, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Supriyo Handono na may alias na SH ay isang 30 years old na lalaki na isinilang at lumaki sa Basim Village, Pongok District, Blitar Regency, East Java, Indonesia. Siya ay bunso sa 7 mga anak ng kanyang mga magulang. Nang nagsimula ng magsilakihan at nagkaroon ng kanya-kanyang magiging asawa ang kanyang mga nakatatandang kapatid, isa-isa nang umalis ang mga ito sa kanilang bahay at namuhay silang kasama ang kanikiniyang pamilya. Habang si Supriyo naman ay nanatiling kasama ng kanyang mga magulang. Nang siya ay 20 years old na, ang kanyang ama ay namatay. At noong 2013, pinili ni Supriyo na pumunta sa Sulawesi upang doon magtrabaho sa isang pabrika ng tofu sa South Konawe Regency, Southeast Sulawesi, Indonesia. Habang naroon sa Sulawesi, nakilala at naging malapit si Supriyo sa isang babaeng nagngangalang Fitriani na noong mga panahong yun ay nasa pagitan pa lamang ng 11 hanggang 12 years old. Kahit na nasa murang edad pa lamang si Fitriani, dahil pareho silang may gusto sa isa't isa, nagsimula na silang mag-date na dalawa na kalaunan ay naging magkasintahan din sa huli. Makalipas lang ang 3 taon, noong 2016, nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Bagaman napakabata pa lamang ni Fitriani na mga panahong yun, marahil ang dalawa ay parehong Muslim, sila ay tuluyang naikasal. Ang dalawa ay nagsama at bumuo na ng sarili nilang pamilya. Matapos ang 1 taon mula nang sila ay kasal, sila ay binayaan ng isang anak. Ngunit sa parehong taon, nakatanggap naman sila ng isang hindi magandang balita. Sapagkat ang ina ni Supriyo ay nagkasakit. At dahil mahal niya ang kanyang ina, siya ang willing na mag-alaga sa kanyang inang may sakit. Kinausap at kinumbinsin niya ang kanyang asawa na umuwi at doon manirahan sa kanyang probinsya. Pumayag naman si Fitriani sa hiling ni Supriyo kaya ang mag-anak ay umuwi kaagad sa Blitar. At doon na nga sila nanirahan sa bahay ng kanilang mga magulang habang inaalagaan nila ang ina ni Supriyo na may sakit. Ngunit hindi nagtagal, sa taon ding yun namatay ang ina ni Supriyo dahil sa karamdaman. Matapos nun, ipinasa na kay Supriyo ang bahay ng kanyang mga magulang. Dahil na mga panahon na yon, may sari-sarili ng bahay ang kanyang mga kapatid, kaya hindi na sila nakihati pa kay Supriyo. Kaya mula nun, ang tanging nakatira na lamang sa bahay na yon ay ang pamilya ni Supriyo sa loob ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon na paninirahan sa nasabing bahay, ipinanganak naman ang kanilang 2nd anak. Upang maitaguyod ang kanyang maliit na pamilya, nagsimulang magtrabaho si Supriyo bilang isang magsasaka. Sa kabila ng pagiging masipag at walang tigil sa pagtatrabaho, maliit lamang na halaga ang kanyang naiuuwi sa loob ng kanilang pamamahay.
Dahil sa hindi maganda ang kanyang kinikita sa kanyang pagsasaka, sinubukan niyang hanapin ang kanyang swerte sa pamamagitan ng isang pagtatayo ng isang maliit na tindahan. Ngunit ang tindahan na iyon ay hindi rin nagtagal. At kalaunan, nagsara din ito. Sa kabila ng kabiguang iyon, hindi sumuko si Supriyo. Kaya noong 2021, naisipan nilang mag-asawa na magsimula muli ng isang negosyo. Ang negosyo naman na pinagplanuhan nila ay tinatawag na Warkop, na naisipan nilang itayo sa Sidorejo Village na hindi malayo sa kanilang nayon. Ang Warkop ay abbreviation ng Warung Kopi na ang ibig sabihin ay coffee stall. Ang negosyo ng mag-asawa ay naging maayos at nakatulong sa kanilang problemang pinansyal. Kaya ang mag-asawa ay patuloy na nagtutulungan at nagsisikap upang palaguin ito para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ngunit sa likod pala ng lahat ng ito ay ang madalas na pag-aaway ng dalawa. Dahilan para maging biktima ng kaharasan si Fitriani sa loob ng kanilang tahanan. Kung saan ang palagian niyang sinasabihan ng kanyang problema ay ang kanyang ama. Kaya madalas siyang tawagan ng kanyang ama na nasa Sulawesi para ireklamo ang patungkol sa kanyang nararanasang paghihirap. Ngunit dahil malayo ang kanyang pamilya at may sakit ang ama, walang magawa ang mga ito. Kaya bukod sa pinapayuhan na lamang nila si Fitriani, umaasa na lamang sila na magiging maayos ang lahat sa pagitan ng mag-asawa. Sa huli, walang ibang malapitan si Fitriani na naging dahilan niya upang buksan ang kanyang puso sa ibang lalaki. Ang pagiging abala ni Supriyo sa kanilang negosyong Warkop ay naging dahilan upang magkaroon si Fitriani ng isang lihim at seryosong relasyon sa ibang lalaki na nagmula sa Sakideri, East Java, Indonesia. Ngunit sabi nga nila, walang lihim ang hindi mabubunyag. Nalaman ni Supriyo ang pagtataksil na ginagawa ng kanyang asawa. Dahilan upang lalong tumindi ang kanilang madalas na pag-aaway at pananakit ni Supriyo sa kanyang asawa. Bagaman pinipilit ni Supriyo na maging buo pa rin ang kanilang pamilya, nanatiling matigas na ang puso ni Fitriani. Kaya sa pagkakataon na yon, hindi na niya muling pinakisamahan ng maayos ang kanyang asawa. Nasa huli, noong October 2021, tinanggap na ni Supriyo na hindi na muling maibabalik ang kanilang pagsasamang mag-asawa. At mas pinili na lamang niyang hindi buo ang pamilya, kesa masira ang kanyang pagkatao at mga anak. Pinalaya na niya si Fitriani at inatid niya ito sa kanyang lalaki na nakatira sa Kideri mga isang oras ang layo mula sa kanilang lugar. Ngunit hindi ibig sabihin na pinalaya niya si Fitriani. Wala siyang sama ng loob sa asawa. Dahil tulad ng aking unang nabanggit, mas pinili na lamang niyang wasak ang kanyang pamilya kesa mawasak ang kanyang pagkatao at masira ang buhay ng kanyang mga anak. Matapos noon, mag-isa na lamang niyang inalagaan at binuhay ang kanyang dalawang mga anak. Noong mga panahon na yon, napakaliit pa ng mga bata. Ang isa ay nasa elementarya at ang bunso ay nasa kinder. Tuwing tanghali hanggang madaling araw, nagtatrabaho si Supriyo sa kanyang Warkop at sa umaga naman, inaasikaso niya ang kanyang mga anak. Pagkatapos, iniwan niya mga ito sa bahay na mag-isa na mayroon ng mga bagay na kanilang kinakailangan at pagkain na kanilang kakainin pagsapit ng gabi. Ilang araw matapos iwan ni Fitriani ang kanyang mag-aama, ilang beses siyang pumunta sa kanilang bahay upang bisitahin ang kanyang mga anak na kanyang namimiss. Ang kanyang mga ginagawang pagbisita sa mga anak ay hindi alam ni Supriyo. Gayunpaman, nalaman ni Supriyo ang ginagawa ng asawa. Ngunit imbis na matuwa, naggalit ito sa palihim na pagbisita ni Fitriani sa kanilang mga anak. Kaya isang araw, nagplano si Supriyo na hulihin ang kanyang asawa sa ginagawa nito. Nagpanggap siyang umalis at pupunta sa trabaho, pagkatapos ay magtatago lamang sa malapit na lugar na nakikita ang kanilang bahay. Makalipas nga ang ilang oras, palihim na dumating si Fitriani sa bahay. Ilang saglit lang,
Bigla namang pumasok si Supriyo sa loob ng kanilang bahay na naging dahilan ng pagkabigla ni Fitriani. Sa muli nilang pagkikita, hindi nila naiwasang magtalo at mag-away na dalawa. Subalit hindi lamang simpleng pagtatalo ang naganap sa pagitan ng dating mag-asawa. Sinapak ni Supriyo ang asawa na naging dahilan para tumama ang ulo ni Fitriani sa pader. Nang lapitan ni Supriyo ang asawa, napansin niya itong hindi na humihinga. Dahil sa taranta, dali-dali niyang inilagay ang katawan ng asawa sa kanyang kwarto. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang isinara ang pinto at lahat ng bintana ng kanilang bahay upang walang makaalam sa nangyari. Sa huli, naisipan niyang ilibing ang kanyang asawa sa kwartong pinaglagyan ng katawan ni Fitriani. Upang sa ganon, maitago niya ang kanyang nagawang krimen. Sa parehong araw, mga bandang alas dos ng hapon, kumuha si Supriyo ng asarol at pala. Pagkatapos, sinimulan niyang sirain ang sahig ng kanyang kwarto at saka naghukay ng isang maliit na butas na may lalim na halos 1.5 meter. Matapos nun, inilagay na niya ang katawan ng asawa sa posisyong nakaupo ang katawan sa hukay. Nagkaroon din siya ng oras upang linisin ang mga mantsa ng dugo ng sahig ng bahay at ang sahig ng kanyang kwarto. Kung saan ang ginamit niyang panlinis ay ang mga damit ni Fitriani. Matapos ang paglilinis, isinama niya sa hukay ang mga ginamit sa paglilinis at saka tinabunan ang katawan ng asawa gamit ang semento. Kinagabihan, agad niyang kinandado ang kanyang kwarto at hindi na muling binuksan. Sa mga pangyayaring yon, walang ibang nakakaalam sa kanyang ginawa kundi siya lamang. Dahil ang kanyang mga anak ay maliliit pa na mga panahon na yon at kung inyong matatandaan, nagkahiwalay na silang mag-asawa at inihatid pa niya ito sa kanyang kabit bago pa man mangyari ang krimen. Kaya walang nagduda sa biglaang pagkawala ni Fitriani. Kung saan, kung may matatanong man sa kanya patungkol sa kinaroroonan ng asawa, ang palagian lang niyang sinasabi ay sumama na ito sa kanyang kabit. At alam naman ito ng mga kapatid ni Supriyo, pamilya ni Fitriani at ng ilang mga taong nakakakilala sa kanilang mag-asawa. Kaya nanatiling nanirahan si Supriyo sa bahay kasama ang kanyang itinatagong lihim sa mismo niyang kwarto. Kasama ang kanyang dalawang anak, patuloy na namuhay ang mag-aama ng normal hanggang sumapit ang taong 2023. Makalipas ang dalawang taon na yon, naisipan niyang ibenta ang kanyang bahay dahil hindi na siya komportabling tumira doon, kasama ang pag-iisip patungkol sa kanyang problemang pinansyal. At dahil ang bahay na yon ay minana niya sa kanyang mga magulang, ang kanyang kapatid at bayaw ay naisipang bilhin ang bahay at lupa kay Supriyo sa halagang 15 milyong Indonesian rupiah o katumbas ng 10 milyon pesos. Kung saan, binayaran naman kaagad siya ng kanyang bayaw at kapatid ng pera. Noong September 2023, bago niya ipasa ang bahay at lupa, ipinaliwanag niya sa kapatid at bayaw na may isang silid sa bahay na may kandado na hindi pinapayagang buksan dahil ito ay isang heirloom. Ang heirloom ay isang palamuti o iba pang bagay na pag-aari ng isang pamilya sa napakatagal na panahon at ipinasa ito mula sa isang henerasyon hanggang sa isa pang henerasyon. Kaya naman, bawal talaga itong buksan ng kahit na sino. Matapos mabigay kay Supriyo ang pera, agad siyang nagbukas ng panibagong warkop sa lugar ng Kideri at doon silang mag-aama nagsimulang manirahan. Makalipas ang humigit-kumulang na dalawang buwan, mula nang ibenta ni Supriyo ang bahay noong November 21, 2023, naisipan ng bayaw na i-renovate ang bahay. Dahil marahil sa tagal nang nakatayo ito, malaki na ang nasira sa bahay na kinakailangang ayusin. Sinimulan ng ayusin ang bahay, binuksan ng mga manggagawa ang kwarto ni Supriyo na mayroong umanong heirloom. Sa pagpasok ng ilang manggagawa, napansin nila ang sahig na may isang bahagi na tila bagong sinemento na nakaumbok. Nagkataon naman na nandun din ang kapatid ni Supriyo na tumitingin habang binabantayan ang paggawa ng mga manggagawa. Hiniling ng kapatid ni Supriyo sa mga manggagawa na isama ito sa kanilang mga aayusin.
Subalit nang kanila na itong inaayos, tila may nakita silang kakaiba dito. Nang tuluyan na nilang nakita ang nasa ilalim ng semento, tumambad sa kanila ang ilang buto ng tao. Kaya agad silang tumawag ng pulis upang iulat ang kanilang nasaksihan. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa lugar at kaagad na nagsiyasat. Sa simula pa lamang ng pagsiyasat ng mga pulis, alam nilang may naganap na pagpatay. Sa paghuhukay pa ng mga pulis, nakakita sila ng kumot, ilang piraso ng mga damit at alahas din. Nang tuluyang nakuha mga buto at ilang mga gamit sa nasabing hukay, agad itong dinala sa laboratorio para isailalim sa medical na pagsusuri. Habang hinihintay na lumabas ang resulta, nagtanong-tanong muna mga pulis patungkol sa bahay. Nalaman nila na pag-aari ito dati ni Suprio, subalit 2 buwan na siyang hindi na naninirahan dito. Gayunpaman, sinubukang hanapin ng mga pulis si Suprio upang mangalap pa ng ilang mga impormasyon. Kasabay ng pagkakatonton kay Suprio, lumabas din ang resulta ng autopsy sa mga butong nakita. Nang matagpuan ng mga pulis si Suprio, agad siyang kinapanayam ng mga ito. Nung una, sinasabi ni Suprio na wala siyang alam patungkol sa bangkay na natagpuan. Subalit kalaunan, napilitan din siyang umamin na kilala niya ang butong nakita sa kanyang bahay. Ikinuwento niya ang buong pangyayari nung araw na napatay niya si Fitriani. At ang kanya pag-amin ay nasuportahan pa ng resulta ng autopsy. Kaya sa mga oras na yon, agad na nakipag-ugnayan ang mga pulis sa pamilya ni Fitriani upang iparating ang sinapit ng kanilang kaanak. Habang si Suprio naman ay inaresto at kinulong sa kulungan. Sa kasong kinakaharap ni Suprio, hanggang sa ngayon, nananatili pa rin ang investigasyon at hinihintay ang kanyang paglilitis. Kung saan, dahil sa kanyang ginawang krimen, maaari siyang makulong sa bilangguan ng hindi bababa sa 15 years. Sa kasalukuyan, si Suprio ay nananatiling nakakulong sa bilangguan habang ang kanyang mga anak ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Suprio. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Jonalyn Can from Ibaraki, Japan, Maria Socorro Mejia from Italy, Marquez Marvi from Romania, at ang new subscriber na si Nero's Mix Channel from Istanbul, Turkey. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Suprio Handono. Ako po si G, maraming salamat.